la otra persona, na ang buo. Sa gitna ng kinakaharap na pantanang bansa sa COVID-19, inabisuhan ng NDRRMC, National Disaster Risk Reduction Management Council, ang publikong maghanda sa posibleng epekto ng tropical depression Ambo. Si Ali Rosalyn, matapos namin ibalita ang paalala na ito, agad na naghanda ang kanyang pamilya sa maliit na paraan at mga naitago. Mainam na rin ito sakaling mananasa man ang paparating na bagyo. Ang totoo din anya, di rin nila maiwasan na mag-alala dahil sa doping-doping pumiramina ito sa kanyang pamilya, lalo pat may banta pa ng COVID-19, may kasamahan pa siya na may sakit na kailangan bisitahin araw-araw sa San Lazaro Hospital. May ayuda naman na pagkain mula sa lokal na barangay at LGU, pero hindi pa rin anya ito sapat sa pangailangan ng kanyang pamilya, lalo pat sasabayan pa ng paparating na bagyo. Ganda lang po ng bigay. Mag-abang lang sa messenger kung may mga magbigay, pupunit mo sa Palawan. Hindi ko inisip na malaki o magkano lang. Ayun lang din. Sa pre-disaster risk assessment meeting kahapon ng NDRRMC, iniulat na pag-asa na maaaring at intensify sa isang tropical storm si Ambo na inaasang maglalandfall sa Tito Region sa gabi, May 14 o umaga ng May 15. Magdulot ito ng katamtama na may panakanakang malakas na pagulan at thunderstorm sa Mindanao at malakas na pag-alaw sa eastern seaboards ng Eastern Visayas, Daraga, Davao Oriental at Davao Occidental. Pinag-iingat din ang mga residente sa posibleng pagbaha sa Tito Region, Calabarzon, Limaropa, Central Luzon, Cagayan Valley, National Capital Region, Samar at Leyte Provinces. Posible rin magkaroon ng landslide sa mga bulubundong lugar sa Bicol, Calabarzon, Central Luzon, Car at Cagayan Valley.